tignan, diba? Ayan, hindi kasi naayos. So, ang gagawin ko, plano ko, papalitan ko na ng kulay, papalitan ko ng wallpaper, nalagyan ko ng wallpaper tapos. So, ngayon guys, drawer naman yung gagawin ko. Nakikita niya. Itong drawer na to, ilalagay siya dito. Then, nakikita niya to. Tapos, ipapasok na lang siya dito. Ito naman yung magiging lock niya. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! So, kamusta? So, ngayon guys, meron akong i-share sa inyo na gusto kong ayusin dito sa part ng bahay kasi sobrang dumi na talaga at kailangan ng linisin. Kasi guys, nakikita nyo yan, sobrang pangit tignan, diba? Ayan, hindi kasi naayos. So, ang gagawin ko, plano ko, papalitan ko siya ng kulay, papalitan ko ng wallpaper, lalagyan ko ng wallpaper, tapos yung, ano, nag-iisip ako ng kulay. Yung ipapalit ko. Ayan. Tapos umorder pala ako ng TV rack. Ito yata cabinet muna to. Na maliliit. Na maliit. So ito guys, plano ko ilagay dito. Kasi yung mga Santo Niño, nakalagay lang doon. Ilagay lang ni Mama sa mga box ng gin. Ang plano ko, lalagyan ko siya ng lalagyan. Tapos ito, papalitan ko tong TV rack. Bumili na rin ako ng TV rack sa Lazada. Tapos, ito namang wallpaper, itong dingding na to, gusto ko lagyan ng ano, adhesive, yung 3D. Tapos, bumili para ako ng wallpaper na ganun, no? Ayan. So, gusto ko palitan tong TV rack namin kasi luma na yan talaga. Para naman mabago, bago mag-Christmas. And then, i-assemble pala natin tong binili ko. Kakarating lang niya. So, binayaran ko to ng 1,416 pesos. So ayun guys, umpisa na natin mag-assemble nito. Hindi siya madali, pero itatry natin. And before kasi guys, nakagawa na rin ako ng ganito. Ang ginawa ko naman before is yung lalagyan ng computer table. So yun yung ginawa ko, yung may pag-anon. Pero ito naman ngayon yung next project ko. So, let's go! Yung pinaka-base or dito. Ganito lang pala siya kaligit. Hindi pa na ganun po. Ayun, sure. Gusto lang natin ito dito. Ang pag-anyan. Madali lang siya. Guys, sobrang nakakalito kasi yung mga, although may instruction siya, pero kailangan mo i-analyze kasi wala siyang mga numbering guys. Sa instruction niya may mga number yung plywood. Pero sa actual na pinadala, walang mga number as in talaga kailangan mo hulaan kaya medyo nakakainis. Katulad ito, kahit yung mga ganitong butas, so kailangan mo i-analyze. Yung mga butas napaka-importante. Katulad dito sa cabinet to, so lalagyan siya ng lock dito. Kaya dapat i-analyze mo. Talaga mapag-iisipan ka. Siguro ilang oras ko ito mabubuo. So let's go.
ang gagawin ko na lang is lalagyan ko ng dingding. Ayan. So, manipis lang yung board niya sa dingding. At gagawin ko na lang yung drawer niya at saka yung sa ilalim. So, ayan, makikita nyo. Wala pa siyang dingding. And then, kababa ko lang kasi kaya medyo haggard. Kaya haggard tayo, hindi medyo. So, kailangan i-check nyo rin yung butas-butas. Kailangan ito yung sa harap, yung lalagyan natin ng pintuan. And then, ito, ilalagyan natin sa likod. One step closer. I have been every day waiting for you. So ngayon guys, drawer naman yung gagawin ko. Nakikita niya. Itong drawer na to, ilalagay siya dito. So ito yung gagamitin natin. Nakikita niya to. Tapos ipapasok na lang siya dito. Ngay! Noong una medyo nahirapan talaga ako kung paano ito ginagamit. Pero matututunan niya rin guys. Ayan. And ito. Ayan, diba? Ito. Kasi ito yung magiging lock na gagawin natin drawer. Itsura. Pakita ko sa inyo guys. Ganito. Bali, ito kasi yung pinakaharapan. Pangila. Tapos, kung nakikita nyo to, ito naman yung magiging side. Ayan. Nakikita nyo, di ba may butas? Tapos, may butas pa rin dito. So, ito, kung ipapasok mo lang siya rito. Ayan. Ito naman yung magiging lock niya. Ipapasok mo siya rito para maging lock. Ayan. Ganyan magiging itsura niyo. Ayan o, pang lock. Tapos i-screw niyo pa rin papasok. Diba? O, maano lang siya. And then, ipapasok nyo lang siya dito. Ayan na. May papasokan siya dito. And, is itong likod. Ipipix nyo lang din siya. Pag ganyan. So, ito na guys ang ating drawer. Ayan. So, ang dali lang pala gumawa, no? So. Ayan. Damn. Damn. Ito. Ipapasok niya lang siya dyan. Tapos, ito naman ang handle. I-screw niya lang. Damn, pasok. Nakita nyo. So guys, natapos ko na. Ito yung papakita ko sa inyo. Ayan, sa taas, meron siyang lalagyan. Tapos meron siyang dalawang rito. Tapos meron pa siyang lalagyan dito. Ito guys, bookshelf. Pero ang gagawin ko kasi rito,
ilalagay ko siya doon sa may mabulaklak na yon. Tapos bumili pa ako ng PB rack, lalagyan ng rack na same color nito. Tapos papalitan ko na yung TV rack doon. Tatanggalin ko na yon. Yung TV, baka ipasok na sa tindahan. Tapos yung TV ko na Xiaomi, yung 55 inches, yun yung ilalabas ko rito sa sala. Tapos pakita ko sa inyo, ang cute kasi nito. Ayan no. Ako lang gumawa nito. Ayan. Ah, oh. Panis. Tapos may rubber ko. So. Ang bili ko nga pala rito guys is 1,300. And then ako na yung nag-assemble. Ito guys, sobrang dali niya lang. Kung may mga previous na experience na kayo sa pag-assemble ng mga ganito, madali. Pero kapag first timer nyo pa lang talaga, medyo mag-rumble kayo. Kasi nga, kailangan nyo kasi intindihin yung mga screw, kung anong screw ba yung nadadapat sa lugar na to. May kanya-kanya kasing screw. So, kailangan iti-check nyo yung mga screw. Ayan. Meron siyang iba't ibang klaseng screw. Dito guys, marami akong ginamit na ibang klase. Meron pa ako. Meron dalawang klaseng screw. Meron pang pang-lock, yung pinakita ko ganina. So, para hindi kayo mahirapan, dito kayo mag-base sa mga screw. Importante yung mga screw. Tapos, kung anong tabla ba yung gagamitin nyo sa part na to, sa part na yan, sa part na yon, sa part na yon, kailangan i-analyze nyo. Kasi yung ganito, dito, meron siyang number ng tabla. Pero pagdating naman dito guys, walang mga number yung tabla. So, kailangan marunong kayo mag-analyze kung saan ba talaga part yung gagamitin. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo kung paano nga ba i-ano tong setup to. So, meron pa akong hinihintay na TV rack na drawer din na same color niya. I-share ko rin sa inyo kung paano ba i-assemble. So far, satisfied talaga ako kasi wala siyang damage, walang dent, and talagang ang ganda niya guys. Siguro pag bibili kayo ng ganito sa labas, yung i-deliver sa inyo nasa 5,000 pesos. Pero ito guys, is nabili ko lang ng 1,300. Yun nga lang, kailangan nyo rin talaga mag-effort para mag-assemble. So yun lang guys, if you like this video, so huwag nyo po sana kalimutan supportahan ang aking YouTube channel. So please subscribe at hit na rin guys yung notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. And by the way guys, kung meron kayong question or suggestion, pwede po kayong mag-iwan ng comment dyan sa ibaba sa comment section at mababasa natin yan. Pwede nyo rin po ako i-PM or i-DM sa aking messenger sa aking Facebook na Chitsu Pau Family. Ayan. So ito nga pala guys, nabili ko siya sa Shopee. Sa Shopee ko siya nabili. Kasi sa Shopee mas mura doon. Yun nga lang, medyo mas matagal yung shipping. Sa Lazada kasi medyo mas mabilis talaga pagdating sa shipping. And yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!